Ayan. Magandang hapon po sa mga anak ng Diyos. Magandang hapon rin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Kayo po ay matugod namin inahanayang sa pagtitikot po ng pagpupuri sa ating Panginoon upang tayo po ay sumamba at makinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Una po sa lahat, ito po yung ating kauna-unahang araw ng taon ng 2023 na tayo po ay muli magkakasama at magbibigay parangal sa ating Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah! Tayo po ay itiyan muna natin yung ating mga katabi. Ayan. Hindi may pagpapalang hati. Ayan, glory to God. Tayo po ay magsitayo. Amen. Ang sabi po ng 1 John chapter 1 verse 7, ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Hallelujah. Tayo po ay handa na magpuri sa Panginoon. Amen. Malakas po magpalakpak sa ating Diyos. Hallelujah. Tayo po ay aawin sa Panginoon. Pustahin natin yung ating mga katabi. Hallelujah. Brother Dong. Tayo po bawit sa Panginoon. Hallelujah. Hello, kumusta ka? Ako'y nagdadala na makita ka. Hello, kumusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama. Ihan niya, ako ay masaya at present ka. Hello, kumusta ka? Ako'y nagagala na makita ka. Hello, kumusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama. Sa pag-iiba, sa kabutihan niya, ako ay masaya at present ka. Hello! Hello, kumusta ka? Ako'y nakadala na makita ka. Hello, kumusta ka? Ako'y natutuwa na magkasama ka. Sa tuwing tayo'y nakakaisa, pumupuri ka, mapapala niya, duwang-duwa sa akin ang Diyos Ama. Ako'y nagkadala na makita ka. Hello, kumusta ka? Ako'y natutuwa na magkasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama. Sa pag-iiwan, sa kabutihan niya, Ako ay masaya at present ka. Purihin ang Diyos! Amen! Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid. Ako ay masaya. At present ka. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Amen. Tunay na napakasayang na makita kapag tayo po ay nakikita natin ang ating mga kasamahan sa pagpapaglilingkod na araw-araw at linggo-linggo natin sila nakakasama. Amen. Amen. Glory to God. Purihin po ang Diyos. Sige po, malaya po tayo makakaupo. Hallelujah. At tayo po ay dadako sa pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ayan. Praise. At alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay pinagpala ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. At sige po,
Tatawag po ako ng mga pinagpala ng Diyos. Amen? Ayan. Sino pong gusto magpasalamat sa mga nakaranas ng kabutihan ng Diyos? Inaanyayan ko po kayo sa unahan. Baka po gusto ninyong pasalamatan yung kabilang taon na ating hinarap na 2022. Ayan, meron po ba? Nice. Magpasalamat? Ang pangalan? Ayan, tawagin mo natin si Sister Kat. Amen. Pasko, ha? Magandang hapon po. Magandang hapon din naman. Si Kaoso doon. Happy New Year po sa ating lahat. Gusto ko magpasalamatan yung last year kasi ay December po ang month ready po ay na gumaling po siya sa pakapastro po niya yung mga second week ng December. Si Mami po ay 85 years old at yun na po yung best na Christmas gift namin magkakabalin na ang Mami po ay ligtas at malakas pa rin po at yun po ay talagang yun po ni Lord, kaya po sa, yun na po ang aking gusto i-share na kahit ano po pagsubok sa atin ni Lord. Laban, kumbaga po yung pagsumbok na yun ay huwag po natin i-take na tayo ay parang tatampo o bakit nangyari sa amin ito, eh di po po naglilipad naman po kami, lalo ang ikina. Hindi po, ayun po ay pagpapakita na si Lord ay buhay dahil ang amin po ina ay buhay. Amen. Patuloy po siyang gumagaling. Yun lang po, wala po kami ibang regalo o kung ano man pong blessing na ano, yung pong blessing na ang buhay ng aking ina ay masaya-masaya po kami. Lahat po. Yun lang po ang gusto kong i-share. Amen. Salamat po, sister. Puri po ang Diyos. Kanyang po kabuti ang Diyos kung paano niya iniingatan ang mga tapat na lingkod ng Panginoon. Amen. Amen. Siya ang ating kalakasan. Siya ang ating dakilang manggagamot. Amen. Amen. At walang lingkod ang Diyos na pinabayaan niya. Amen. Amen. Sino ba po yung nais magpatotoo? Sister. Ayan. Praise the Diyos. Hello po, magandang hapon kay Lord at sa ating po lahat. Amen. Po sa San Pablo po, Church. Mga tagalasin ako. Amen. Ay, Pampanga ba po? Dito sila po, Pampanga po. Ayan, welcome po. Amen. Salamat po sa Lord dahil nakating po kayo ng maayos at na pagtagumpayan niyo po yung gawain sa Santa Cruz kanina. Amen. Po. Amen. Maraming salamat po, nanonood po kanina kahit na may ginagawa. Amen. Kasi ano, ayun. Tuwa-tuwa pa ako dahil ang dami niyo po doon. Amen. Ang daming umaten, ang daming na-blessed, ang daming nagpatotoo. Alas po yata lahat at papatotoo doon. Amen. Kaya maraming salamat po kay Lord sa nakaraang taon po. Ayos naman po ang aming pong pamumuhay, wala naman pong mga naging problema, kung meron man po na nasusolusyonan po. At sa pang-araw-araw pong pagising natin, blessed na blessed pa rin po tayo kasi ginising niya pa rin po tayo kahit po tayo ang maraming pagkukulang sa kanya. Amen. Kahit po tayo pag-tuwing Sunday lang po at saka yung pong like po lagi ni Pastor sa gabi po at sa mga iba pong mga lingkod po na nagpipress po sa atin. Kaya thankful tayo lahat po kasi andito pa rin po tayo. Super excited po kanina. Amen. Ayun. Thank you, Lord. Lord. Thank you po. Thank you po sa inyo lahat. Thank you po. Amen. Thank you po. Sister, ano ba kayo? Nela. Nela po. Nela, ayan. Purihin po ang Diyos sa buhay po ni Sister Nela. Saba po. Ayan. Share. Mag-share po. Ayan po, tawagan po natin si Sister. Amen. Sa live kanina, umabot dito sa kapala ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sandang
hapon din. Dahil magkamata ko eh. Ako eh, di ba ang aking kinalaman na sure na din. Di ba ang aking ano, kaya lang nakumbida ko ni Leila. Amen. Ay, yun. Pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon na ako'y dumating sa punto ng edad ko ay 83 na. Wow! Ang una-una pinagpapasalamat ko ang pagpapagaling doon sa ako ko nung nakaraang itong nagpandemya na nagkaroon siya ng doon yung sakit na dumana sa atin. COVID. Yung COVID. Ay laro na siya sa ibang bansa. Ay nagkaroon siya ng COVID. Tapos, siyempre, yung isa. Ay, ayun ang... Sorry. Pero papasalamat ko dahil sa panalangin ng ating mga kasama. Amen. Ay sa awa ng Diyos ay siya'y tumayin. Amen. At isa pa, ang talagang pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon nang ako'y tawagin niya. Nung ako'y tawagin niya na ako'y umano sa ating Panginoon ng 1999 pa. Noong una, mayroong pamangkin ako na laging naatid sa akin. Tumama ko sa kanila na umatid sa gunawain at kung may conference, tumama ako sa Manila kasi sa Manila may conference. Amen. Lagi kong sinasabi na, sa kana. Ay nagkataon naman itong dalawang taon na. Tapos, kataon is nanong-jaong kasi nanong-jaong ako eh. Dumaan kami sa church na may gawain. Tapos, may daming nag-atid sa akin, Matiya, pasok muna, matid ka sa aming gawain. Sabi, rapista dito eh, ako pupunta kami doon sa parke kasi manonood na gano'n. Sabi, sumama ka muna. Ay, ang tagal na ako'y nayayakan doon sa loob ng church. Hindi ako na pasok. Ay, nitong medyo-medyo matagal nang atik sa akin, may tumawag sa akin doon sa may pintuan, church. Sabi, tiya, kasi mga pamangkin ko yung iba eh. Sabi, tiya, pasok mo na rin. Sabi, pagtingin ko sa church, doon sa pinto, ang nakita ko, yung laging nagtatawag sa akin na ako yung umatik sa gawain nila at pagpunta sa Manila. Ay, sabi ko doon sa aking anak at saka doon sa ko, ay, nandun pala si ate mo, sabi ko, ay, nakapahiya naman pala yung tawag sa atin. At siya, tawin mo nang pumasok. Pumasok kami doon sa church. Yung pasok namin. Hinahanap ko yung nag-atik sa akin, yung nagtawag sa amin doon sa ano. Ay, wala pala. Sabi ko, ay, nasaan ba kayong tumawag sa amin? Hindi pala umatid siya. Pero ang nangyari doon, kaya ako'y pumasok, ay mukha niya nakita ko doon sa pintuan. Ay di, yung pasok namin, di diretso kami doon sa ano. Kami pinatanggap na doon sa loob. Yung mga doon, hindi na ako umalis doon sa pagsaka, ano sa, tuloy-tuloy na ako muna. Amen. 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 Ayan. Salamat po sa Panginoon, Nanay, sa buhay mo. Isang biyaya po yan ng Panginoon, yung matanggap natin yung kanyang Espiritu. At tanggapin natin siya sa ating buhay bilang Diyos at tagapagligtas. Amen? Glory to God. At alam ko po na hindi lang po tayo makakatanggap nito, kundi pati yung ating mga mahal sa buhay. Amen? Hindi po ang Diyos papayag na tayo lang yung pupunta sa kalangitan. Sama-sama tayo. Amen? Hallelujah. At praise the Lord.
Hallelujah. Tayo po ay magsitayo at tayo po muling aawit sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang lahat po ba ay nagagalak sa hapon na to? Amen. Lamang tayong aawit sa may kagalakan sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kapagkat sa piling ng Diyos ay mayroong galak. Hallelujah. May galak. May saya. May tuwa sa piling ng Diyos. Kapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awi, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Lahat din ng puso, pinagpala niyang lubos. May gala, may gala, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na ay nalalaho. At papuri para sa Diyos. Lahatin ng puso pinagpala niya. At ang Diyo ay kapayapaan. Nandog niya ay kapayapaan. Nandog niya ay kagalakan. Nandog niya ay kalakasan. Sa bawat napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. May palalay na di siya pa, may gala, may gala, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Napagkat hirap na puso ay at papuri para sa Diyos. Sa hatid ng puso pinagpala niya ay kapayapaan. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng para kanino. Amen! Kataas! Taas ang Diyos! Kataas, taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas, taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, bisang pa, kataas, taas ang Diyos. Kataas, taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas, taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka,
nakilala ka, taas-taas sa Diyos. Nakilala ka, taas-taas sa Diyos. Diyos. Amen. Hallelujah. Sa hapon na ito, patuloy tayong magpupuri sa Panginoon. Tayo po ay lumuko at patuloy tayong sasamba sa Diyos. Hallelujah, Panginoon. Walang hihigit sa iyong kadakilaan. Walang hihigit sa iyong kabutihan. Kung kaya, O Diyos, patuloy ka namin sasambahin, aawitan ng mga awit na magbibigay ng parangas sa iyong dakilang pangalan. Kaya mo, O Diyos, sa hapon na ito, sa lugar, Panginoon, kung saan kami ay sumasamba, ibuhos mo, O Diyos, ang iyong malayang Espiritu, ang iyong kapangyarihan sa bawat tao, Lord, na nandirito. Hallelujah! Tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitin natin ang kanyang katapatan sa atin. Kadyang ibuti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukula, biyaya niya ipatuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng bintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko dapat kang matunay pagmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Kaya sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, dapat ka na tunay magmula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, mabinag ang wakas nitong buhay. Nagkita ka, O Diyos, sa haba tapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Naluya ng pag-asa kung kailangan'y inahon. Pag-ibig mo na ay sabit noon ang kalayon. Mula pa sa ugat ng aming langit.
dilaga o Diyos na habang panahon. Katapatan mo matibay na sandihan sa bawat bigati tagumpay manay na Lord daluyan ang pag-asa kung kailangan ninaon pag-ibig mo na alay sa akin doon ang kamayon Espiritu, purihin ka o Diyos ng aming mga buhay. Hallelujah! Walang ibang Diyos na sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, maraming maraming salamat po. Alam po namin, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay uuwi na mananagumpay, Panginoon, sa araw na ito. Kaya, Panginoon, patuloy mo kami pagpalain, higit sa lahat, sa aming pakikinig ng mabuting balita, Panginoon, pagpalain mo ang iyong lingkod na si Pastor Ronald Benaventura para sa paghahayag ng iyong mga salita. I-cover mo siya, Panginoon, na iyong kapangyarihan at hayaan mo, O Diyos, pagpalain ang kanyang mga labi, ang bawat salita na mamumutawi sa kanyang labi ay lagyan mo, Panginoon, ng kapangyarihan mo, O Diyos, upang ang mga salita na kanyang bibitawan, ang iyong mga salita, Panginoon, ay magtitimo, Panginoon, magre-rema sa aming mga puso upang kami, O Diyos, ay patuloy na lumago ang aming mga espiritual na buhay. Panginoon, salamat po. Inaakit po namin, O Diyos, ang 100% tagumpay ng iyong gawain sa lugar pong ito. Maingat po namin binabalik ang papuri at pagsamba sa iyong nag-iisang pangalan, Jesus. Sa kasama ng Espiritu Banal, kasama namin maghahaloon ngayon pa kailanman, magpasa walang hanggan, ang lahat ay magsasabi ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, patuloy tayong umawit sa Panginoon. Tuloy dito tayo, akapela tayo. Yan ang katawang inayupan
alam na babuti ka. Inulit ko mag-ibahagi. Ito ang sabi na babuti ka. Inulit ko mag-iisa. Ginagawa namin ito ay hindi isang tradisyon, kundi kalooban mo na dapat namin alalahanin araw-araw. Bawat sandali ng aming buhay, kung gaano mo kami minahal, kung gaano mo kami, Panginoon, ipinagtanggol, paano mo kami, O Diyos, sinagip, paano mo kami, Panginoon, pinalaya. At yun nga po ay sa pag-aalay ng iyong katawan. Katawang napayubay sa krus ng Kalbaryo. At sapat na po iyon para alalahanin namin na mahal, na mahal, na mahal mo po kaming lahat. O Diyos, hayaan po gawin namin ito bilang pag-alala sa kabutihan mo po sa amin, sa pagmamahal mo po sa amin, Panginoon. At hayaan mo, O Diyos, na makita namin ang aming sarili, na buhay mo ang naging kapalit upang kami ngayon ay magtamasa hindi lamang ng buhay dito sa lupa kundi ng buhay na walang hanggan. Sinabi mo, Panginoon, na ito ang aming gawin, Panginoon. Hallelujah! Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya ipagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay tumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sandali tayong manahimik at sa ating pananahimik sabihin natin at hilingin sa Panginoon na marapatin tayong tumanggap sa simbolong ito ng kanyang katawan na nabayubay sa krus dahil sa iyo, dahil sa akin, dahil sa ating lahat, para nang ikaw ay magkamit ng buhay hindi lamang dito sa lupa kundi hanggang sa buhay na hantong sa langit. Taas po natin. Sabi natin, Panginoon, maraming salamat dahil mahal mo. Salamat dahil punong-puno ka ng habag at awa sa buhay ko.
Di ako karapat dapat. Di ako karapat dapat. Subalit. Ang pag-ibig mo. Ang patuloy mong pinapatunayan sa akin. Marami pong salamat. Tatanggapin po kita dito sa aking buhay. Dati ang sabi ng Ina. Sabay-sabay po natin tanggapin. Matapos magkapunan, tumakbot Bisya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ito po ay simbolo ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Ibinayad para sa iyo at para sa akin. Simbolo ng pagtitiis ng Panginoon at pinagtiyaga tayo sa loob ng mahabang panahon. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay kanyang nililinis. Ang umagos sa krus ng Kalbaryo ay ang precious blood ni Jesus Christ para tayo ay lumaya at upang tayo ay makaranas ng buhay na nakay Kristo. Sabi natin, Panginoong Jesus, salamat sa iyong dugo na lumilinis sa buong pagkatao at nagpapalaya, nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Natanggapin kita sa buhay ko sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na dati magsabi ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yan ang katawang pinayuhan upang ikaw ay mabuhay. Pagpapala ng Diyos. Taas ang kamay ng gustong regaluhan ng Diyos ngayong hapon. Amen. Dalawang kamay. Para sambot na sambot or salong-salo natin ang biyaya ng Panginoon. Amen. Talagang gusto nyo? Amen. Kondisyon. Payag kayo sa kondisyon ng Diyos. Amen. Sagot muna kayo. Amen. Payag pa kayo sa kondisyon ng Diyos? Yes! Simple lang ang kondisyon ng Panginoon. Pag nasa iyo na ito, huwag mo nang pakakawalan. Amen! Amen. Makakaupo na po kayo? Ayan. Hallelujah. So malinaw, no? Ang kondisyon ng Panginoon sa ibibigay niyang regalo. Regalo ng Pasko, regalo ng bagong taon, at regalo ngayong ipinagdiriwang na tatlong magay. Hindi tatlong hari, ha? Tatlong magay ang tawag doon. O tatlong pantas. At ang ibig sabihin sa Bible ng pantas ay hindi hari, kundi wise man. Wise man, matatalino. Na kung saan ang matatalinong ito ay nag-alay. Na ibig sabihin pagdiriwang noong January 6 ay
ang hari ng mga hari, parang mali yata ang pinagdiriwang tatlo. Dapat isa lang ang ipagdiwang. Walang iba ang isinilang ang Emmanuel, ang Messiah, si Jesus Christ. Palapagan natin ang Panginoon. So dapat gisingin natin at sariwain natin sa ating puso na ang pagdiriwang na yan ay hindi dapat sa hari, kundi sa hari ng mga hari. Oo, may hari tayo sa lupa, pero yung isinilang na hari ang dapat. Kung papansinin po natin, si Jesus Christ yung King of Kings. At yung tatlong ipinagdiriwang na, which is maling-mali, no? Maling-mali at wala sa katuruan ng Bible yan, ay pagdiwang yung tatlong hari. Dahil ang nakalagay dyan, ang nagdiwang ay ang tatlong hari. At kung papansinin natin kasama sa nagdiwang, yung nagsilang. At sa pagdiriwang na ginawa ng nagsilang, yung ina, si Mama Mary, at yung ama, si Jose, sumamba bilang pagpupuri na ipinagdiriwang nila na isinilang ang hari ng mga hari. Amen! At ang isinilang na yon ay may daladalang regalo. Bagamat may nagregalo sa hari, at ang nagregalo sa hari, walang iba kundi ang tatlong pantas. Ang mga matatalino na isinasantabi nila ang kanilang pagiging matatalino ng mga panahong iyon para lang maalayan nila ang isinilang na hari ng mga hari. Okay. So yung Messiah, yun yung Emmanuel, yun yung King of Kings, at kung papansinin natin, sabi nga sa Isaiah or Isaiah chapter 9 verse 6, isisilang ang isang sanggol at tatawagin siyang Emmanuel. Makapangyarihan. Ano? Hari ng kapayapaan at dakilang tagapagpayo. At lahat yan ay taglay-taglay nga ng isinilang ang Panginoong Jesus sa pagkakatawang tao. Na ngayon, ang binabanggit ko po sa inyo na kung gusto ninyo ng regalo, walang problema. Lamang, pag nasa sayo, huwag mo itong pakakawalan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong pakakawalan. Huwag mong bibitawan. Yakapin mo ng mas mainam. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God! Ang regalong ibibigay sa atin ng Panginoon, ito po ay kapangyarihan. Hindi natin ito nakikita, pero pwede natin itong mapasa atin. Pwede natin matanggap. At sino nga ba ang makakatanggap nito? Yung nagdesisyon na sinabi mong handa mong tanggapin ang regalo ng Panginoon. At handa mong yakapin, panghawakan, hindi mo pakakawalan, hindi mo itatapon, hindi mo babaliwalain. At ang kailangan para matanggap nga po natin ito ng buong buo, tiyakin po natin ang ating puso ay handa ring maging bago sa harapan ng Panginoon. Pag sinabing bago, kailangan ma-release, no? Mapalis. At tawag doon, maitapon. Ano pa? Ang mga termino na pwede nating banggitin doon. Mga luma na dapat mawala na po sa atin. Mga lumang buhay, mga lumang pagkatao. Bakit napaka-importante na mawala ito sa ating buhay? Dahil hindi matutulungan nito ang ating ugnayan at pananampalataya sa Diyos. Hindi ka lalago. Pag may pagsubok ka, talunan ka. Kapag may problema ka, lulubo-lubo ka. Kapag may karamdaman ka, para kang manok na sinisipon.
Amen po ba? Amen. Konting kibot na sinasabing konting subukin tayo sa ating pananampalataya bilang Kristiyano na may relasyon sa Panginoon, ito ang dapat natin gawin, my dear brothers and sisters. Kaya sabi ko, ang kondisyon ng Panginoon at ang pwede lang pagkalooban ng Diyos, dito walang iba, yung puso mo na nagdi-desisyon ngayon. Amen. Dahil marami tayong dapat itapon na basura na naandyan sa ating mga puso. Taas ang naniniwala at umaamin na meron talaga tayong mga basura sa ating mga puso. Taas ang kamay. Para magkamali na naman ako, baka sabihin ko, taas na naman ang ulo. Palakpakan natin ang nag-iingat na ako. Amen! Sabi po rito sa Ezekiel chapter 39, verse 29. Halos karuntong lang yan ang atin pong napagsaluhan kanina. Amen. Amen. The best thing that we can do para ibuhos sa iyo ng Panginoon, ibigay sa iyo ng Panginoon ang regalong ito. Tiyakin po natin na handa po natin isurrender, isuko ang lahat-lahat sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Hindi natin kailangan isa-isahin yan. Alam natin ang sarili natin, kilala natin ang sarili natin, at mas lalong kilala tayo ng Diyos. Amen. Amen. Hindi tayo makapagtatago, hindi tayo makapaglihim. Sabi nga, magtago ka man kay pastor, magtago ka man sa mga kakilala natin, sa mga kaibigan natin, sa mga mahal sa buhay natin. At the end of the day, malalantad at malalantad pa rin tayo sa harapan ng ating Panginoon. At hindi pwedeng hindi tayo susuko at hindi pwedeng hindi tayo luluhod sa harapan ng ating Panginoon para isuko ang ating mga buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming nawala sa iyo. Totoo hindi. May mga bagay na dati mong hawak, hindi mo na hawak ngayon. Meron kang mga bagay na parang nagpapahina ngayon sa buhay pananampalataya mo. Amen po ba? Hanggang ngayon, iniisip-isip mo pa. Problema mo sa pamilya, problema mo sa asawa, problema mo sa anak, problema mo sa trabaho, problema mo sa mga kaibigan mo. Marami. Sabi nga ng Panginoon, kaya niyang ibalik yan. Naniniwala kayo? Amen. Taas ang kamay ng gustong ibalik sa kanya ang nawala. Kahit bagay yan, kahit tao yan, kahit kayamanan yan, dalawang kamay, taas niyo sa Panginoon. Amen. Kaya yan ibalik ng Panginoon sa bayan ng Diyos. Do you believe that you are bayan ng Diyos? Amen. That we are bayan ng Diyos? Amen. Hindi lamang Israel kasi tinutukoy dito. Pati San Pablo. Amen. Pati ang ating sambahayan ang tinutukoy ng Panginoon. Pati ang ating personal na buhay ang tinutukoy ng Panginoon. Pero alamin muna natin kung ano yung ibabalik ng Panginoon. Kahit pa alam mo sa puso mo yung nawala sa'yo at bakit nawala yung mga bagay na dati pinangahawakan ng tao. Yung mga kayamanan na tinatamasan ng tao. Yung mga kalusugan at kalakasan na tinatamasan ng tao noon. Amen po ba? Bakit nawala? Imbis na tayo sana ay namumuhay araw-araw, bawat saglit, bawat minuto, bawat segundo,
ang buhay nawa natin ay maaliwalas, magaan, mapayapa, may saya, laging may ngiti sa labi, at ramdam na ramdam natin palagi ang presensya ng ating Panginoon. Dumarating ang pagkakataon, nasasambit natin, parang hindi ang pinapakinggan ng Diyos. Misa naman, sasabihin natin, iniwanan na yata ako ng Diyos. Parang hindi ko maramdaman ng Diyos. At yan ay dahil nga, hindi mo lang nalalaman yung mga bagay na meron ka noon. Hindi naman totoong binawi ng Diyos yun eh. Hiniram lang yan ang Panginoon. At ang bagay na hiniram, sabi nga, pinapalitan, binabayaran, o isinusubulit. Kung ito man ay bagay, sabi nga, ay ibabalik. Sino dito marunong manghiram? Ako, nanghihiram din ako. Amen? Ang Diyos nanghihiram din. Amen? Lakas mo, hihiramin ng Panginoon yan. Katanyagan mo, hihiramin ng Panginoon yan. Hindi tuwi lang pagbawi ang tawag doon. Hiniram lang ng Panginoon para patunayan sa iyo na kahit kailan, hindi pa rin tayo talaga pwedeng manangan sa sarili nating lakas. Hindi pa rin tayo pwedeng manangan sa sarili nating nalalaman, dunong, talino na meron tayo, talento na meron tayo, kayamanan na meron tayo, trabaho na meron tayo, kagamitan, sasakyan, magagarang bahay na meron tayo. Pwedeng hiramin yan ng Panginoon, pero hindi papawihin niya ng tuluyan ng Panginoon. Ang naging dahilan nga, sabi dito ng Panginoon, sinabi ni Yahweh sa Ezekiel chapter 39 verse 21, umpisahan po natin, ipapakita ko sa lahat ng bansa ang aking kaluwalhatian sa pamagitan ng paggamit ko sa aking kapangyarihan sa pagsasagawa ng aking pasya. Pagpapasyahan ng Panginoon na sa pamamagitan ng mga nabanggit ko ay maipakita sa iyo ang kapangyarihan ng kanyang kaluwalhatian. Dito ko po naunawaan na lahat pala ng nagaganap ko sa buhay ko noon, kahit masaklap, kahit masakit, kahit pakabiguan, kahit pakaramdaman, kahit papang-uusi, kahit pinagtatawanan tayo, kahit nililibak tayo, kahit ano pang ginagawa sa atin ng ating kapwa, yun pala ay pwede nating itrato o ariin na yun pala ay kapangyarihan ng kaluwalhatian ng Diyos. Pansinin po ninyo si Moses. Tatanungin ko po kayo. Kilala niyo si Moses? Hindi po nakakilala kay Moses. Siyempre lahat tayo, naririnig natin lagi sa Bible. Even sa television, meron tayong napapanood, story about Moses. Amen? Si Moses po ay pinagkatiwalaan ng Diyos na tagapanguna sa bayan ng Diyos. At ito ang Israel. At ang napapaloob sa Israel ay ang mga Israelita. Na pinangakuan siya ni Yahweh na masunod lang yung kalooban ng Diyos sa buhay ni Moses, hindi lamang sa buhay ni Moses, kundi sa mga ipinagkatiwala ng Diyos kay Moses, ang mga Israel. Parang kami lang yan, kayo na ipinagkatiwala sa aming mga lingkod ng Panginoon, na mapaglingkuran namin siya ng buong puso, isip at kaluluwa, buong puso. Maisa katuparan, maikapamuhay ang kalooban ng Diyos sa buhay ko at sa buhay ng mga ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Ang sabi nga, mararating mo at mapapasayo ang promised land. May pangako kasi ang Diyos. Amen po ba? At kung babalikan po natin si Moses,
hanggang sa kamatayan niya. Sabi nga niya, noong siya ay naminununoon ang muna sa mga Israelita. Aanhin ko yung lupang pangako. Aanhin ko yung mga kasaganaan sa lupang ipinangako ng Diyos, yung Kana. Kung wala naman sa akin ang iyong kaluwalhatian. Hello? Pag sinabi siyang kaluwalhatian, sinabi ko na nga po sa inyo, yung palang nararanasan natin kahit masakit, gusto lang ipakita sa atin ang Panginoon na yung pangyayaring yun ay nasasaklaw ng kanyang kapangyarihan. Gustong ipaunawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung nawalan ka ng mga nakaraang panahon sa lumamong buhay, ngayong nasa Panginoon ka, sabi niya, kayang ibalik yun ng Panginoon. But, pansinin natin, masuwain ang mga Israelita. Reklamador, parang ako, parang ikaw, sabi mo sa katabi mo, parang tayo. Parang tayo. Pero, lagi pa rin nilang kaaga-aga pa rin ang kaluwalhatian ng Diyos. Tipong, ang disyerto kasi nila yung sinasabi ko nga po sa inyo. Yung kanilang pinagdadaanan, desert of testing and trials. Naandun lahat eh, sa desert. Nagpapakita sa disyerto, alam niyo naman ang figura, ang itsura ng desert. Pag nauhaw ka, wala ka man lang mapupuntahan, mamuhukay na bukal kung gusto mong uminom dahil nauuhaw ka. Wala ka man lang mapipitas na kagaya nito kaila sister nila, talbos ng kamuting bagen kapag nagugutom ka. Wala ka man lang mahuhukay kagaya ng hinuhukay ni Pastor Alex na kamoteng kahoy kapag gusto niya ng pangmeryenda sa likod bahay ni sister, dito sa bakura ni sister nila. Amen po ba? Pero andun pa rin palagi ang katapatan ng Diyos. Bagamat meron hindi pa bumabalik sa mga nawala sa atin, lagi natin tatandaan ang dahilan nga tayo po ay matitigas ang ulo. Masuwayin, ika nga. May dumadating naman, kaya lang, hindi tayo satisfied. May bumabalik naman, parang kulang pa rin. Pero kapag ginawa natin yung kalooban ng Diyos, ang sabi niya, ibabalik ko, ipapanauli ko sa dati, higit pa sa iyong inaasahan ang pwede mong matanggap sa Diyos. Higit pa! Unexpected pa ang pwede mong matanggap sa Panginoon. Mula sa araw na iyon, makikilala ng bayan ko na ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Kaya pag may nangyayari sa'yo, isipin mo rin, talagang nagpapakilala ng gusto ang Diyos sa atin. Amen? Amen. Oo, kilala natin siya. Pero ayaw ng Panginoon na kilala lang natin siya. Gusto, kilalang kilala na natin siya. Hello! Amen. Ayaw ng Diyos na kilala lang natin siya. Because the people saying, I know God. But by their works, they deny Him in Titus chapter 1 verse 16. When we say, I know my God, patunayan mo na kilala mo talaga ang Diyos. Hindi sa kasabihin, I have faith, I have God in my life.
but you did in doing, in your words, in your thoughts, in your heart, napasisinungalingan po natin na talagang kilala natin ang Diyos. Because our God is not the God of lies. Siya po ay Diyos na katotohanan. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang pangalan ng simbahang ito para makalaya na po tayo sa kasinungalingan, maling turo, maling aral. Palakpakan po natin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos. Nakilala mo lang siya. Kilala mo lang siya. Kailangan. Kailangan. Kilala mo na siya. Kilala mo siya. Alam mo ang tumitigil pagpapakilala sa iyo, Diyos? Day and night, we have live streaming. Araw-gabi meron tayong pagsasahipa pa with live broadcast. Pamagitan ng mga masisipag na itinalaga ng Panginoon. At pansinin ninyo kahit walang alam, kahit walang dunong tumatayo, nagsasalita sa live streaming, kahit pinagtatawanan, kahit inuusig, para patunayan lang din sa iyo ng Panginoon na ang lahat ng yan ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? At ang sabi rito, mula sa araw na iyon, at sabihin mo rin sa katabi mo, mula sa araw na ito. Mula sa araw na ito. Makikilala natin, natin ang Diyos. Ang Diyos. Amen po ba? Amen. Noon pa nagpapakilala ang Panginoon sa totoo lang. Akala lang nila yung pinagdadaanan nila, hindi nila alam nagpapakilala ang Diyos. In John chapter 15 verse 5, I am nothing, you are nothing without God in our life. Lahat ng tinatamasa natin dito, not because of our own. Hindi sa sarili natin lakas, hindi dahil meron tayong mga talento, hindi dahil tayo ay may mga tinatawag na skill. Like Pastor Alex, skilled siya sa trabaho niya. Kung ano man yung posisyon niya sa trabaho niya. At ipinapakilala din ng Panginoon, kung wala si Yahweh, wala ka rin trabaho. At wala ka rin skill. Amen. Sabi rito, ulitin ko at paulit-ulit, malalaman ng aking bayan. Yan. Dahil na rin sa atin daw mga kasamaan. Dahilan bakit binabawi ang mga meron tayo dati, sinabi ng Panginoon, dahil tayo po ay nabihag na naman at napaalipin na naman. Kaya importante, araw-araw tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil may mga pagkakataon, yan, kahit si Marika ay nagkwentuhan kami kanina, yes, sabi ko kay Marika, kahit totoo yan, kahit kaming lingkod ng Diyos. Kasi, ano ba sabi ng John chapter 15? Ng John chapter 10 verse 10. Kaya lamang naparito ang magnanakaw upang magnakaw magwasak at pumatay. Subukin mong lumiban ka ng lumiban sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang magnanakaw makakapagnakaw lang sa tahanan mo kapag ikaw ay kanya ng nagapos. Na itali, na ikadena, o pinatay ka na niya, ika nga. Literal yun. Totoo hindi. Makapagnakaw ba sa'yo ang magnanakaw kung malakas ka?
walang pagkakaiba na kapag ikaw ay nagkukulang na sa salita ng Diyos, pag-aaral, pakikinig, panunood, kasama na rin doon ang pagdadasal, mabilis mananakaw ang iyong relasyon sa Panginoon. Mabilis! Kumbaga, in the twinkling of an eye, nanakaw agad sa atin ang ating magandang ugnayan sa Panginoon. Hello! Eto na naman ako. Mapapansin mong sarili mo. Lagi ka na namang galit. Mapapansin mo ang sarili mo, lagi ka na lang malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Mapapansin mo ang sarili mo, isip na naman tayo ng isip na wala naman tayong iniisip. Kasi wala na tayong isip. Okay, may tawa naman dyan, palapakan natin ang Panginoon. Kaya nga, sino mang napapalayo sa Panginoon, yan po yung napapagnakawan ng Diablo. Dahil nagpabaya sila sa salita ng Diyos. Kaya huwag kayo mahingi sa akin kapag tinatagpo kayo. Kapag lagi ba yung minimension, kapag mayroong mga live streaming, kapag may ganitong gawain. Because it is, sabi nga, it will be beneficial. Magbe-benefits ka kasi. Wala man akong maibigay sa iyong material, wala man akong maitulong sa iyo ng mga bagay-bagay. Pero higit na ang maitulong ko sa iyo ay yung salita ng Diyos na magbe-benefits nito. Hindi lamang ang araw-araw nating buhay, kundi ang buhay natin na aakay ng Panginoon patungo sa buhay na walang hanggan. Amen! Malalaman ng bayan ko, yun, pinapakita sa atin na alipin na naman tayo ng dati nating katikasan ng ulo. Tuloy pagdating ng araw. Oo nga. Sabi nga, para hindi maging huli ang lahat sa ating pagsisisi. Pwede naman kunahin ang pagsisisi ngayon. And this is your day. Ito na yung araw mo. Ito na yung oras mo. Na malinaw kong sinabi para matanggap mo yung regalo ng Panginoon. Huwag nang maging matigas ang ating ulo. Sa English, iba eh. Hindi na tinutukoy eh. If you hear His voice today, in Hebrews chapter 3, verse 11, if you hear His voice today, which is the voice that I am saying, the Word of God. Do not be hardened your heart. Huwag daw maging matigas ang ating puso. Amen. Amen. Kaya nga, kung hindi na magiging matigas ang ating puso, malayang ibubuhos ng Diyos sa araw nito ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. At kapag yun ang sinalo mo at tinanggap mo na ibubuhos sa iyo ng Panginoon, lahat ay manunumbalik sa iyo. At higit pa sa inaasahan mo ang kayang ibalik sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa first key verse po natin, 29, ibubuhos ko sa aking bayan ang aking espiritu at hindi ko na sila tatalikuran. Hindi na lang tayo tatalikuran. Ibig sabihin, no, kapag ibigay niya sa'yo, hindi na niya papawiin. Sabi ko, yes! Yes! Sigaw, yes! 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 O, kita mo? Hallelujah! Dahil ang pagbuhos ng Espiritu ng Diyos,
hindi lang sa atin, pati mga bata. Sinabi dito ng Panginoon, ibubuhos ko ang aking espiritu. At kailangan ihanda mo ang iyong puso. Nang sabi po doon, sa 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin ko ng masunurin. Grabe. Kanina pa grabe si Lord. Kanina ba? Amen. Kanina pa grabe si Lord. Palapakan po natin ang Panginoon. Ipinasasabi ni Yahweh ngayon, ibabalik ko ang dating kalagayan. Muli kong ipadarama sa aking bayan ang aking pag-ibig sa kanila upang mabigyan kong karangalan ang aking pangalan. Remember this, ibabalik ng Panginoon. Not for our own sake again, but for His glory. Alang-alang sa karangalan ng kanyang pangalan. Amen. Ayaw kang ipahiyat ang Diyos eh. At gusto ng Diyos makita kanila na namamangha ang tao dahil sa pagsunod ng bayan ko, dahil sa pagsasabuhay ng salita ko, ang bayan ito ayaw kong maging katawa-tawa sa mga nakapaligid sa kanya, kundi mamangha sila na totoo talaga ang Diyos na kanilang sinasamba. Hallelujah! Sinong Diyos ang magpapala sa iyo ng totoo at hindi na magpapalit pang muli kapag buong puso mong tatanggapi yung puso, bagong puso, bagong espiritu. Wala ka ng taglay-taglay na luma sa buhay mo. Itatapon ko ng lahat yan. Pero huwag mo itatapon yung asawa mong pasaway. Huwag mo itatapon yung anak mong sakit ng ulo mo. Yakapin mo pa rin yan. Sapagkat kapag nakikita ng Diyos, itong anak ko na to kahit may pinoproblema, kahit may pinagdaraanan. Diba? Lalo siyang malulugod sa'yo. At talagang magdidesisyon ng Panginoon dahil buong puso mo ang tatanggapin ng bagong puso ngayon at bagong espiritu. Ang sabi, ipapadama ko sa kanya, sa iyo, sa atin, ang aking pagmamahal, sabi ng Diyos. Amen po ba? Ipapadama niyang muli. Yun yung tinutukoy na kaya niyang ibalik ulit. Kaya niyang ipanumbalik ulit. Basta huwag na tayong matigas ang ulo. At huwag mong hayaan na hanggang ngayon alipin ka pa nga. Hinanakit, galit, tampo, selos, inggit, kasakiman, ano pa? Kayabangan, kahalayan, kasinungalingan, pagiging madamot, makasarili, mapag-imbot, mapag-angki ng hindi kanya. Ilan lang yan, pero napakarami. Na palatandaan na tayo daw po ay matigas ang ulo. But if you want to receive the outpouring of the power of the Holy Spirit today, it's about time to decide. Magdidesisyon tayo na handa kong tanggapin, Panginoon, ang bagong puso at bagong espiritu
sa aking buhay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang hina naman ang palakpak. Nasa ano pa naman tayo? Nasa konektay. Astrodome pa naman tayo. Amen. Amen. So ulitin ko, ipupuhos ko sa aking bayan ang aking espiritu at hindi ko na sila tataliguran. Hindi mo na mararamdaman na parang wala ang Diyos. Hindi mo na maiisip at masasabing tinalikuran yata ako ng Diyos. Mauunawaan mo na ngayon sa sarili mo, sa sarili natin, ako pala ang nawawala sa Diyos. Ako pala ang tumatalikod sa Diyos. Ako pala ang nang-iiwan sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabaliwala natin sa kanyang mga aral, sa kanyang mga salita. Lahat tayo mayroong mga dinadaanan, pinagdadaanan. Meron tayong mga bigat ngayon sa ating kalooban. Sikapin natin na lalabas tayo dyan, na wala na po tayong daladala. Amen. Dahil ang pagbuhos ng Espiritu ng Diyos ay para maranasan mo ang buhay na dito pa lamang sa lupa. Ang buhay mo ay kinalulugdan na ng Diyos. Kaya laging maganap ang kalooban ng Diyos dito sa lupa gaya ng sa langit. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin ka sa katabi mo, hawa kami ang katabi mo. Handa ka na ba? Tanggapin ang ibibigay ng Diyos. Dito mayo ka na. Handa ka na. Handa na pala eh. Praise the Lord! With a humble heart, God ay patuloy pong nalulugod sa atin. Taas natin ating mga kamay. Ating mga puso ay ating ialay sa Panginoon. Hallelujah. 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 Bagitin natin ang salitang Panginoon. Narito ako. Narito ako. Umaamin. Umaamin. At naniniwala. At naniniwala. Na talagang. Na talagang. Wala akong kabuluhan. Wala akong kabuluhan. Kung wala ka sa buhay. Kung wala ka sa buhay. Panginoon. Panginoon. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Sa aking mga kasalanan. Sa aking mga kasalanan. Pagkukulang. Pagkukulang. Pagkakamali. Pagkakamali. Kahabagan mo po ako. Kaawaan mo po ako. Lord, nagnanais ako na ibalik mo muli sa akin ang ipinangako mo. Sa araw na ito, handa po ako na muling yakapin ang ibibigay mo. Hindi ko na po bibitawan sa pamamagitan ng pagsunod ko sa iyong kalooban. This is my desire, Lord. Every breath that I take.
desire to do the will of God. Desire to throw everything na hindi kalubot-lubot sa Panginoon. This is my desire to honor you, Lord. Bilang pagtatalaga ng ating buhay at pagsasakatuparan. Sinabi natin kanina, Lord, handa ko nang tanggapin ang bibigay mo. At handa na rin natin yakapin ito sa ating mga buhay. Ang seremonyang ito ay ginagawa natin para kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan sa pagpapagaling sa karamdaman. Ganun din ang pagiging maayos ng ating buhay di lamang 365 days sa isang taon, kundi ahead. More than that, na kayang ibigay ng Panginoon kung susunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Sa pumila na po dito, yung ating pong mga kapatid dito po sa unahan. Hallelujah.
Praise God. No. Sa buo, sa loob ang ating poma. Pagtanggap, karigalan ng Diyos. Ang buo din ang ating desisyon na hindi na natin sumakakawa. Kapagat ito ang magdadala sa ating sakya, pagkabulong ng buhay, hindi sa lahat ng iglas ng pamumuhay. At aakayin tayo ng papatungan sa buhay ng mga. Take me into the holy place.
I'm
Take me into the holy of holies. Take me in by the of the Lamb. Take me into the holy of holies. Take me into the holy of holies. Take the cup, bless my lips. Here I am. Cleanse my lips, here I am. Take the call, cleanse my lips. Take the call, cleanse my lips, here I am. Tatad natin mga kamay. Sabihin natin salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Sa regalo. Sa regalo na ibinigay mo sa akin. Sa hapong ito. Uuwi ako. Uuwi ako. Na mahigpit ang pagkakayakap. Regalo mo. Regalo. Na bagong puso. Na bagong at bagong espiritu. Taas ang dalawang kamay. Ito po. Glory to God. Sa pangalan ni Jesus, ako lang po, pakinggan niyo lang po. Tanggapin niyo lang po at buong puso niyo tanggapin ang pagbabasbas ng Panginoon. Kagaya ni Haring Solomon, para siya po ay maitanyag ng Panginoon. Siya ay magtagumpay. He asked first, not temporary things. He asked for wisdom and knowledge to distinguish between right and wrong, to distinguish good and evil. Kaya sa makapangyariang pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, ibuhos mo Panginoon sa buhay ng bawat isa ang karunungan at kaalaman na nagmumula sa iyo Panginoon upang magtagumpay sa buhay na to dito pa lamang sa lupa, at ang karunungang kaalaman na ito Panginoon ay maghatid sa amin doon sa buhay na walang hanggan. Receive! Receive! Tanggapin mo lahat ng disa ng iyong puso sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi natin marami pong salamat. Yakap-yakap ko na po ang lahat ng ibinigay mo po sa akin. Lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Ayan. Sabi nga po, not only 365 days for this year, but many years, many days ang idadagdag pa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. God bless us all and I love you all. Ayun po ay magpatihan sa Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Kasama natin ang Diyos! Di ako mapapago, di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mapapalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulunod, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Minsan pa! Kasama natin ang Diyos.
Di ako mababalis na. Di ako mababalis na. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako. Dumaan man ako sa ilog. Di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy. Di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulunod. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin for the last time. Kasama natin ang Diyos. Amen. 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 God bless you all, everyone. Yes. Praise the Lord. God bless po sa mga nanonood po ng live. Hallelujah. God bless us all. Bye-bye. Thank you po sa inyo. God bless.